At may nagsiselos na isa. Kanina okay lang siya dyan naglalaro. At nakita niya yung lakad dito si Z. Why? Kuya wants to hug mommy lang. You want to hug mommy too? Good morning. My mornings be like... I don't want. Okay. Eh, hindi pa pala ka nag-good morning. It's 10:08. Nakalis lang ni Daddy and... Hello. Hey. Good morning, guys. Hey. Hey. Hindi ko pa siya pinapakain. Hindi pa ako makagalaw. And the other one there. As usual, gustong lumabas. Ay, wag muna. Ang init pa. Kagabi natulog akong naka-leggings kasi lamig talaga ako. Tapos yung sakat ang ulo ko na wala after ko uminom ng paracetamol. Hindi ko alam ba't pinatagal ko pa ng ganun. So, sana huwag nang bumalik. Anyways. Are you excited to eat? Yes. By the way nga pala, may mga nakita akong comments. I know, syempre concerned kayo, no, about choking and all. Don't you worry, I got it covered. Yes. Kumbaga, pinagdaanan ko na to with Zeb and I didn't have problems with Zeb din naman with choking, and just in case it happens, I'm prepared for it. So, just so you know, before I tackled, or hindi tackled, before I went into this direction of feeding na baby led weaning, eh, I equipped myself naman with the knowledge and all. So, sit back, relax, and enjoy the show. Tsaka, you know, babies are smart, way smarter than we think. Kasi, magaling sila. Tsaka yung mga ganitong, ano pa, stage, sabi nga nila, sabi nga, food before one is just for fun. So, it's not really yung food na... yung mga meals nila or yung kinakain nila is not really yung main source ng kanilang nutrition. So, nasa breast milk pa rin or formula. What do you want? Which one? So, ang main, ano, what do you want? Wait lang. So, yung purpose ng pagkain nila at this stage is mainly for yung, number one, syempre, yung pag-practice ng pag-grab ng food or basta pag-grab. Yung ma-practice yung kamay nila to get things, tapos i-feed yung sarili nila. And second, it's mag-explore ng different textures and different flavors, both sa hands at saka sa bibig. So, yung sa hands, iba, different textures, makakahawakan ng iba-iba. Tapos, yung taste also, and yung texture din sa bibig. So, yun. Kaya, ito yung pinili kong method or way of feeding solids na. So, hindi naman, I'm sure, I know, like, yung every time na fini-feed ko siya, 50 or minsan 70% of it goes on the floor or hindi siya, hindi naman niya nakakain, pero that's okay kasi it's part of it. Na? It's part of it. Don't worry, guys. I got this.
Tsaka sa matatanda, yung gag reflex natin, ma-farther back daw sa throat. Sa babies, it's more, mas parang mababaw. So, mas madali silang mag-gag. And gagging is better kasi yun yung, bago mag-choke, mag-gag muna. So, kung mag-gag man siya, at least may lalabas yan na. So, basta if you want to, pursue this baby led weaning journey, make sure you read up and yeah, prepare yourself with CPR eh. Yung para pagtanggal ng bara. Do not ever ganyanin ang tawag diyan. Basta wag susungkitin. Kapag na let them push the food out by themselves with their tongue. Kasi with Zeb, meron mga instances, may ginawa akong video before noon with Zeb, parang compilation niya, pero 2 months lang yon ng video, kasi naatat ako. ayun, so may mga clips ako doon na nag-gag si Zeb, so makikita nyo naman yung, tsaka pwede rin kayo mag-google sa YouTube, mag-search sa YouTube, difference between ang gagging at saka ng choking, makikita nyo naman eh. So, yun. Yan lang. So, don't you worry, guys. Yung blueberries nga pala, merong debate dyan eh, whether it's a choking hazard or not. Pero, from what I read, grapes ang mas choking hazard compared sa blueberry. So, it's okay. Tsaka yung binibigay ko din sa kanya is yung mga squishy na yung medyo overripe na, so malambot na yun. So, tsaka nakita nyo naman, usually kasi ang ginagawa niya, kakagatin niya or sisipsipin niya, tapos iluluwa niya. So, napaka rare pa na may malulunok talaga siya. At this stage ha, siyempre sobrang aga pa, tsaka naninibago pa siya. After a while pa yan na talagang malulunok niya na yung kinakain niya. Anyways, so yun, maya kakain na to. Somebody just woke up. And somebody's still sleeping dun sa baba. It's 12:30. Diyos ko, ito na naman kami sa aming napaka-off na nap. Kahit ako nag-nap, 10:30, nakatulog kaming lahat. Nauna to. Tapos si Zeb tsaka ako. Pero feeling okay naman. Feeling ko may mga alas 3 ulit. Pag pinainom ko ng gamot si Zeb, makakatulog ulit kami. Hindi pa kami nagla-lunch. Pati si Zeb, si Zach, hindi ko pa rin pinapakain. Kasi nga, na-notice ko dun sa 2 days ko siyang pinakain. After niya kumain, parang irritable siya. Kasi nga, bandang ano niya na yun eh. Nap time niya na ulit. Yung mga 10:30. So, sabi ko, papakainin ko ng after niya mag-nap para nasa mood. Masisish naman yan. Kaya yun. Nagugutom na ako. Hindi ako nagluto ngayon kasi may natira pang munggo. Pero mamayang gabi ayoko nang kainin yun. Kaya baka pabili ako ng makapag chicken kay daddy. Nakaka-umay na. Anyway, so yun. Hindi ko alam kung mauna na ako kumain. Intayin ko si Seth magising. Sarap pa ng tulog. Meeting time ko siya. Butternut squash for today. Go, Zach. That's your kuya's favorite when he was a baby. Ted Maers. Zach. Zach. Wow. Good job. You're not going to be happy. Get it.
get it, get it. Hold it. Very good. That's yummy. Inano ko lang siya sa oven ni roast ko for like 20 minutes. And lagi na ako nakahilata pag nakakita niya, no? Anyways, it's 2:15. And kasi na to, medyo kanina pa. Kumain na kami. Napaniguan ko na si Zach. And then, I'm just waiting for time para painumin ng gamot to. And then, maya-maya, makakatulog na ulit yan. Gusto ko ulit matulog. Ah, kailan ba matatapos to? Kailan? Madala nyo lang makita may sakit sa vlog, ano? Niisip ko, kailan ako last na nagkaganito? I cannot even remember. Kasi nga, ako, hindi lang talaga ako masakitan. Pero, ang nagiging laging main, laging nagsisimula ng sakit ko is yung lalamunan. Kapag nagka-tonsillitis ako or what, yan na. It's the start. Pero hindi ako, basta hindi ako masakitin. Yes. Anyways. Para sa masakit ulit ulo ko ate, better take. Sabihin ko sana by Jessie, hindi. Paano daw? Yeah. What you doing? Can you kiss baby? Hey baby! Let's sleep na ulit. It's ano na, 3:15 na. We need to sleep again. Ayaw pa din matulog. It's 3:45 na. Oy, it's sleep na. Don't pinch. Nagigigil si kuya. Ay. Ayaw magpanap ni Zach. Ni Zach. Yung isa to lang na. Late na natulog yung 3:45. Ito, naunang mag-nap. Pero sobrang saglit lang. Hindi pa ako nakakanap. Imposible na. So, hintayin na lang namin magising. And then, nalabas kami. Tinas ko si Daddy, kumaga siyang uuwi today. Hindi pa nagre-reply. Sana maaga ulit. It's ano na, 5:20 na. Goodbye, nap. See you tomorrow. Nap na tayo. Ayoko na rin mag-nap. Sobrang late na. Kamusta guys? Na-stuck na kami dito. Hindi na kami lumabas kasi kanina ang kulimlim. Parang uulan. So, hindi na... Oh no! Zelb! Hindi na kami lumabas. It's ano na, 6:50. And sabi ni Daddy, maaga siyang uuwi ngayon. Kaya... baka anytime soon. Nagpabili na ako ng McDo sa kanya. Na chicken. I'm gonna eat it with rice.
Nasa kanya na yung munggo kasi umay na ako. Pag kinain ko pa yun, pang-apat na beses na. Straight. So, yun. Ay, nako. Hello. Hello, saan ka ba pupunta kasi? Hello, hello, hello. It's 8:05. And kanina pa dumating si Daddy. So, pagdating niya, kumain ako. And kumain kami ni Zeb. Tapos, naligo kami ni Zeb. And, yeah, we're ready to go to bed. Well, yeah, not really ngayon na, pero baka mapatay na ako ng ilaw. Papainoy mo pala ng gamot si Zeb para mamaya lang problema. Sana merong something na ganun yung pinapainom para antok yung mga bata. Walang pahiram sa nap time. Well, kahit kanina medyo may struggle kasi naging off. Pero overall, ang saya, ang saya-saya na habang he's on this medication na walang problema sa pagtulog or pagpapatulog. Anyways, I'm just gonna end the vlog now and I will see you guys tomorrow. Bye! Thanks for watching! Bye guys! I'm having my water! Kuya, say bye-bye! Oo, makamot ka pa dyan. Kuya, say bye-bye. Here! Look here. Zeb. Zeb, look here! Chuk, 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 chuk. Zeb, say bye-bye. Okay, ayos.